guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay merong kakilala na napaka sobra-sobra at talagang wala nang masabi sa kanila na sobrang manlait ng tao, sagad-sagaran hanggang talagang namang ultimong personal mong buhay ay uungkatin at hindi mo naman sila inaano. Ikaw ay nananahimik, mababalitaan mo na lang na ikaw pala ay kalat na dahil kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa inyo. At dahil sa ayaw mo ng away, ikaw ay nananahimik na lamang pero nandoon yung sama ng loob sa inyong kalooban. Huwag po tayong magsasama ng loob at dahil tayo ay maaapektuhan. Kuko po sa inyo, itaas niyo po yan sa may araw at sabihin niyo lahat ang mga hinanain niyo at bahala na siya sa mga taong ganyan. At gawan po natin ng ganitong pamamaraan. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Ay labis-labis ang ginawa sa kanya ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. At ganun din po yung nabasa natin sa messenger na meron pong tao na talagang pinag-iinitan siya na hindi niya naman inaano kung ano daw po ang mga spell para sa mga taong ganyan. Ang spell pong ito ay hindi naman mapapahamak ang taong yan. Siya po ay kailangang magbago. Unti-unti po siyang magbabago sa spell nating gagawin sa kanya. Kailangan po natin ang buong pangalan ng tao na kung sino po yung labis-labis magsalita sa kapwa. Yan naman po ay may balik. Kung halimbawa ngayon ay panahon niya lamang ngayon, at iikot ang mundo at darating ang panahon na lahat ng mga sinabi niyang salita sa inyo ay babalik sa kanya. Kumbaga, yan ay panahon niya ngayon. Hayaan niyo lamang po siya, huwag niyo siyang gantihan. Huwag po din kayong mananalangin ng masama sa kanila. Hayaan niyo lamang po sila, doon sila masaya eh. Pero may balik yon na napakalupit para sa kanila. May durapang kapalit sa kanilang mukha. Yon, kailangan po natin ang buong pangalan at ganun din po ang larawan ng taong ito. Kung kayo po ay walang, yun nga po may nag-comment sa atin, paano daw po yun? Eh, sa mismong Facebook lamang daw, may larawan. Napakadali po niyan. Napapadevelop po kaya yan. Kaya po kayo mag-research ng mga larawan nila, ay napakarami na ngayon sa mga social media. I-search nyo lamang ang larawan at inyong ipadevelop. Paano po? Iyan ay binubluetot lamang. Madali po yung ipa-develop. Itanong nyo po doon sa mga nagde-develop, mga tronics yan. Nagde-develop po yan mula sa cellphone. Ibu-bluetot nyo lamang doon sa kanilang computer at nade-develop nila yan. Napakadali po yan. Ngayon, kailangan po natin ang buong pangalan nila at ganun din ang kanilang larawan. At ngayon, mainam ay kumuha po kayo ng asin. Kailangan po natin ng asin. At kaya kailangan lamang po natin ng puno ng balite. Ako po ay may puno ng balite. Pero syempre, hindi ko kailangan ng puno ng balite na saksakan ng laki. Bonsai. Bonsai po, yun. Meron po akong bonsai na puno ng balite na nandito sa malapit sa amin. Nandito lang sa tabi na aking bintana. Yan po ay napakainam ang ugat po niyan. Ngayon, di ba, ang dami po niyang ugat, lalo siyan ay napakatanda na kahit siyan ay bonsai, ang cute nga po eh, ang daming ugat na yan pong ugat niya ng balite, kung hindi niyo po nalalaman. Di yan ang puno. Marami nagbabaan ng mga iba't ibang ugat, yan po nagiging ugat din. Kasi kapag siya po ay pumunta sa mismong lupa, sa mismong soil, siya po ay nang uugat-ugat din. Ang dami po niya, ugat-ugat. Mas mainam, yung pinakaugat po noon, kahit yung nagganon, lutang na ganyan, na maliit lamang, kung kayo po ay may bonsai ng balite, ito po ay napakaganda. Sa mga taong ganyan, yan, gusto nyo papapakita ko in the end dito sa ating video, ang aking bonsai na balite. Ngayon, hindi nagtusok po siya ganyan. Kumuha lamang po kayo ng ugat, at pagkatapos po niyan, ay ito po yung asin. Ito na yung larawan. Tapos kumuha po kayo ng ugat ng balite.
Ilagay nyo po doon, ibudbud nyo po to. At pagkatapos po nyan, inyo pong titiklupin ng maliit lamang, yung sakto lamang. Kasi padidevelop nyo po, baka naman saksakan ng laki. Yung wallet size lamang or cute size lamang ng larawan. At pagkatapos, inyo pong titiklupin at ilalagay sa mataas na lugar. Yan po ay mananahimik na at hindi na kayo guguluhin. Once na siya ay nagtangkapang guluhin kayo, ay nako, ayun na po ang bahala. Yung inyong tiniklop-tiklop na yon ay bahala na sa kanya. Pero hindi naman siya mapapaano. Kumbaga, mabibigyan lang siya ng leksyon na manahimik na siya, na tipong hindi niya na kayo pakikilaman at hindi niya na uulitin sa iba yung labis-labis na panruruyak na ginagawa sa inyo. Dahil yan po yung mga taong ganyan, mga ano po yan, mga pilingera na talagang sila ay napaka-perfect at napaka-diyosa, lalo na po yung mga may taong may pera, ay talaga namang, hindi naman lahat ha, kasi marami po akong mga kaibigan at marami akong kakilala, nakababait na tao, hindi po ganyan. May mga tao lang po talagang ganyan, mayroon din tayo nakasalumuha, na talaga namang napaka-ganyan, napaka-palapintas, talaga sila ay perpekto, kasi nga po sila ay ganyan. Eh pero in the end, sila naman din ay nagsimula sa wala, nung siya po ay yumaman, ay talaga namang ang feeling nila ay napaka, sila na ang Diyos. Ganon silang kalupit sa tao. Tapos, lahat na po ng mga pamimintas, lahat na ng mga anuhin ng mga, talagang sagad-sagaran po silang maminta sa tao. Talagang akala po na talaga eh, sila ay Diyos na. Dahil, ayun nga, feeling nila eh, ano, kaya na nilang bilhin lahat. Kaya, ganun po sila. May mga ganun tao po talaga. Pero hindi lahat ha. Marami rin pong mga mababait talaga. Yun naman po ay lalong pinagpapala. Pero yung mga tao po na mga matataas na ganyan, na sobra-sobrang magsalita sa isang tao, yan po ang sinusubok ng Panginoon na, kumbaga, kung ikaw eh nagsimula sa abo, mauuwi ka sa abo. Yan po, lalo mga tao na may matatalas ang dila at may mga krus ang dila, kapag yung nanalangin ng masama sa'yo, ay siguradong tatalab, dire-diretso po yan. At ang masakla pa, madadama yung buong pamilya niyan kapag ka ganun. Kaya kung ikaw ay ayaw mo na magkaroon ng ganong mga sitwasyon, mas mainam, ititikom niyo po ang inyong pong bibig at huwag na kayong mananalangin ng masama sa inyong kapwa. Ang itindihin niyo po ay inyong buhay kung paano aasenso or kung kayo'y mayaman na, itindihin niyo po kung paano kayo magiging, kung saan kayo magiging masaya, travel-travel na lang, ganyan. Yung mga ganun na lamang po, pero yung tipong, iintindihin mo pa ang mga ibang tao na hindi ka naman lalo inaano yung lalong mga walang-wala. Alam niyo po ba yung mga lalong walang-walang tao? Yan po ay kapag nanalangin ng masama at sobra-sobra yung kanilang mga paghihirap, lalo't yan po ay nagugutom at nagsalita po yan ng matindi, yun po ay natalab kaagad. Kaya kayo po ay mag-iingat sa mga taong ganon kasi huwag po kayong mag-aalipusta ng mga tao kasi yan po ay may matinding balik sa inyo, sampal na malupit at may dura pa sa mukha ang babalik po sa mga tao na mga ganyang mag-alipusta at sobrang-sobrang panlalait sa kapwa. Kaya kayo po ay tayo po mga naniniwala sa Panginoon kasi iba na po mga sinasamba ng mga yan. Kaya yan ay sumasamba, yan eh, kumbaga may nakapatong na dyan na masamang espiritu kaya ganyan sila. Yan po ay may balik sa kanila kaya huwag po tayong gagaya sa mga taong ganyan. At gawin po natin to ritual na to at ito po ay napakabisa. Alam niyo naman, di ba, pag sinabing balite, yan ay tinitirhan ng mga bad spirit at saka ayun nga. Kumbaga, pero hindi po tayo gagawa ng masama. Ito po ay kumbaga may ano lang po sa kanila, tapikin sila na kumbaga magbago sila ng pag-uugali. Hindi po, wala pong masama sa kanilang mangyayari dito. Kumbaga, tatapikin lamang po sila at sila ay magbago at huwag na po silang mapanghusga ng kapwa. Ngayon, lalabas po tayo at ipapakita ko sa inyo ang aking puno ng balite. Ito po ang ating puno ng balite. Yan, ito po yung mga ugat niya at ito ang aking bantay. Yan, ang aming dwarf. Yan, ito po yung mga ugat niya. Yan, napakabisa po niyan. At ito po yung mga sinasabi ko sa inyo, kapag po siya ay nagdiretso dito, ayan, kagaya nito, dumiretso na siya dito, naging ugat na siya doon.
Yan, ganyan po yan. At ganun din to, ayan, palapit na siya sa lupa. At kapag siya tumusok sa lupa, yan ay magkakaroon na siya ng ugat. Yan, kagaya po ng sinabi ko po sa inyo, lahat po ng mga paso namin ay kinulayan ko ng pula. At ultimo ang aming mga mahal na beren at aking mga bantay, yan, may kulay siyang pula. Yan po ang ating balite. Yan po ay bonsai lamang at hindi po yan lalaki ng sobra-sobrang laki. Yan, ganyan po ang itsura niya. Yan. Ayan po, napakita ko na sa inyo ang aming puno ng balite. Siya po ay bonsai lamang. Pero inilagay ko siya sa malaking paso. Malaki po yung pasong yun. At yun, ayoko naman ng balite na sobrang laki. Kasi yan nga po ay pinamamahayan kapag ka ganun. Pero yun po, meron din po doon. Kasi yan nga ang puno ng balite, yan po ay pinamamahayan talaga. At yan ay napakapangyarihan. Kung kayo po nga ay may wishes, pero hindi po pwede, ayan, ay pwede rin po doon, pero hindi po pwede. Yan po ay bigay lamang sa akin. Kaya po ganito po yon. Kasi nagpa-landscape po ang aking nanay. At pagka-landscape, kumbaga nakita ko nung taong yon. At nagtanong kaagad ako, nagulat nga po ako. Yun nga po, sabi po niya, tanong niya sa akin, pwede daw may pre. Ay, may pre ba? Sagan ganyan. Tapos sabi po nung ano, anong gusto mong pre? Ang sinabi ko, may puno ka ng balite. Tapos sabi niya, meron. Nagulat siya dahil yun ang aking ni-request. Yan ay bigay lamang niya sa akin. Yan. Kaya yan ay, yan ang ating, kumbaga nagtanong siya, bakit yun ang gusto mo? Basta yun ang gusto ko. Ayan. Kasi ganun po talaga, lalo po may mga dunong sa mga ganyan. Yan po ang mga, kumbaga, pandagdag yan na energized kapangyarihan. Kasi yan po ay napakaraming benefits na dala sa mga may dunong. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing! Paalala lamang po, masama po ang gumawa ng masama. Ito pong tinuro natin ay hindi po yung kasamaan ha. Yan po ay tatapikin lamang sila at sila ay unti-unting magbabago. Basta po, panalangin natin sa taas na magbago sila at huwag tayong manalangin, huwag nating ibalik na panalangin na masama ang mga ginawa nila sa atin. Bahala na po, hindi po natutulog ang Diyos at yan ay nakabantay sa atin. Lahat ng mga mababait ay pinagpapala. Salamat po sa inyo, salamat po sa panonood.